Hello, Igor Young Minds. Ngayon ay ituturo ko sa inyo on how to solve for the base when the rate and the percentage are given. Of course, gagamitin natin ang pinakamadaling paraan, which is the Cabinio square. Okay, simulan natin. Okay. Cabinio square is ganito. Okay. Ito ay nakalagay sa box. Ang konsepto na ginamit dito ay ang konsepto ng proportion lang. Okay? Konsepto ng proportion, kung saan nandyan ang 100 sa baba, okay, that is constant. At of course, ang R, nasa taas ng 100, that is the rate, okay. At ang base, nasa tabi ng R, and then ang percentage, nasa tabi ng 100. Okay, so hindi nagpapalit-palit yan, yung Cabinio square na yan. Kung saan nakalagay yung rate, yung base, at saka yung percentage, dun talaga siya. At itong 100 na to, constant, dyan lang talaga yan. Sa lower left. Okay. So, ano tong mga rate na to? Rate is the number compared to 100. Usually, has a percent sign or word in it. Okay. Ang rate ay yung number na kinukumpara sa 100. Yan ay usually merong percent sign or merong word na percent na kadikit sa kanya. Okay. Percentage naman is the number that represents the part of the whole. Ito yung parte ng kabuuan. Okay, yan ang percentage ang nagre-representa ng numero na parte ng kabuuan. And of course, the base represents the whole. Ito yung base na to. Ito naman yung numero na nagre-representa ng kabuuan. Okay, so the rate, madaling tandaan kasi meron yung percent sign or merong word na percent. Usually, ang base naman, madali ding tandaan kasi that is basically after the word of. Okay, kapag nakikita kayo ng word na off, usually ang kasunod niyan ay ang base na. Okay, ang percentage naman, kadalasan, kadikit yan ng word na is. Okay, so ang base ay kadikit ng word na off, ito naman ay is. Okay, yan lang ay mga palatandaan. Okay, para mas madaling mahanap ang percentage, rate, and base. Okay, now let's start by solving for this problem. Okay, so kung makikita ninyo, ma-identify agad natin kung ano tong mga number na to. Problem number 1, 20% of what number is 48? Okay. Sabi ko, kung ano yung mayroong percent sign, yun ay automatic rate yan. Yung word na katabi ng is, ay yung number na katabi ng is, that is the percentage. So, ibig sabihin, ang nawawala ay ang base. Okay? Now, using the concept of Cabinio square, okay? Using this one, to solve for this problem, ganito ang gagawin natin. Okay. Let us try to solve for number 1 first. Okay. So, 100 is constant. Lagay natin ang 100 dyan. Okay. Tingnan ninyo ha. Okay. Dapat tama ang pagkakalagay kung saan yung mga numbers na yan. Okay. The rate, that is 24%, ay nandito sa taas ng 100. So, that is 24. Okay. And of course, ano pang isang given? Percentage. Ang percentage ay 48. Okay. So, susunod na gagawin, tingnan agad kung alin yung number na paired horizontally. Alin yung number na may katabi. Okay? So, 148 yun yung magkatabi, yun ang imu-multiply natin. Ito madali ito because multiplying by powers of 10, alam nyo naman na kapag whole number yan ang minumultiply sa powers of 10, magdadagdag ka lang ng 0. So, ibig sabihin, dalawang 0 sa 100, 100 times 48, that is just 48, and then dagdag ng dalawang zero. Okay? So, ganun lang kadali. So, dito ay mental multiplication lang. Madali lang yan. Okay. After this one, kapag nakuha mo na yung product niyan, i-divide mo na siya sa remaining number. So, i-divide mo siya ngayon sa rate. So, that is 4,800, okay, divided by 24. Okay? So, yun na yun. So, 48 divided by 24, that is just 2. 2 times 24, that is 48. Of course, and the 48 minus 48 is 0. Of course, wala na, 0 na lahat. So, angat na lang natin yung dalawang 0 na yan. Okay? So, your answer now is 200. Ibig sabihin, 24% of 200 is 48. Ganun lang siya. Ang mas maganda pa dito sa Cabinio square, meron siyang checking. To check kung tama talaga ang sagot mo, imu-multiply mo lang din yung numbers sa taas, yung rate at saka yung base. 24 times 200,
Kung ang sagot niyan ay 4,800 din, ibig sabihin you are sure na tama ang iyong sagot. Okay? Ayan. Tingnan natin dito. Bibilisan natin ng kaunti dito sa susunod. Okay. So, 8 is 20% of what number? Again, using the Cabinius square, ang 100 ay constant. 20%, yan ang unang nakikita. Lagay natin dito sa taas. Okay. And then 8, okay, that is the percentage. So, that is 8. Okay. Paired agad, magkatabi. That is 108. Okay, so 100 times 8, that is just 800. Okay, and then, of course, 800 divided by 20, alam na, that is just 40. Okay, so madali lang, parang may magic lang, no? 100 times 8, 800 divided by 20, 40. Okay, you want to check kung tama? Multiply. 20 times 40, that is 800 also. Equal yan, ibig sabihin, sigurado na tama ang sagot. So, 8 is 20% of, the answer is 40. Okay, next one. Dito tayo. 25% of what number is 3? Again, using the Cabinius square, 100 is constant. Okay, lagi yung 100, hindi yan nagbabago. 25% is the rate. 25, nasa taas yan. Okay. Tabi ng is, that is the percentage. So, ilagay natin yan dito. Of course, multiply ang magkatabing numero, that is 100 times 3. Oh, madali lang, di ba? 300. And then 300 divided by 25, okay? That is just, ilan? Okay, that is just 12. Okay? So, yan lang. Okay, so the answer now is 25% of 12 is 3. Okay? So, ganun lang. Ganun lang kadali ang Cabinius square. And then, to check kung tama ang sagot, you have to multiply. 25 times 12. Ito maganda kasi dito kasi may checking. 25 times 12, if the answer is 300, you are sure that your answer is correct. Okay? Ganun lang po kadali ang pagsusolve ng percent problem, especially the rate, base, and percentage using the Cabinius square. Okay? So, ganun lang. Again, that's all. Salamat sa inyo. Sana may natutunan, and don't forget to subscribe.